Kumusta? Ang kasong ating pag-uusapan ngayon ay nangyari sa United Kingdom noong May 6, 2022. Ang 23 years old na si Alice Woods ay lumaki sa Staffordshire. Meron siyang dalawang kapatid na lalaki at mula sa mapagmahal na pamilya. Pero nung bata pa siya, naghiwalay ang kanyang mga magulang at bilang resulta, nahati ang kanilang kustodiya. Ayon sa mga malalapit kay Alice, napakatalino niyang dalaga, napakahusay niya rin sa akademya, napakahilig niya rin sa mga hayop at mahal niya ang mga to, at malamang na maging veterinaryo. Gayunpaman, ibang kurso ang kanyang kinuha. Nag-aral siya sa Manchester University at piniling kumuha ng pilosopiya, teolohiya at etika. Siniseryoso ni Alice ang kanyang pag-aaral. Palagi siyang nagsusumikap na makuha ang pinakamatataas na markang kaya niya. Kahit hindi pa nakakapagtapos, inalok na rin siya ng scholarship para mag-aral ng master's degree sa Cambridge. Masasabing may napakaganda na talagang hinaharap ang dalaga. Meron din siyang nobyo, ang 24 years old, na lalaking nagkangalang Ryan Watson. Nakakilala ang dalawa nung simula ng lockdown noong March 2020. Naging sobrang malapit at nagkamabutihan. At sa katunayan, sa loob ng 6 na buwan nilang relasyon, nagpaplano na silang magpakasal. 2021, nagpa siya na ang dalawang magsama. Humingi sila ng tulong sa kanilang mga magulang at nakabili ng sarili nilang bahay. Sa panahong to, nagsimula na magtrabaho si Ryan bilang isang support worker sa Brain Charity Headway. Ayon sa mga nakakakilala at nakatrabaho ni Ryan, napaka-popular niyang tao at talagang iginagalang ng marami. Gustong-gusto ni Ryan ang kanyang trabaho dahil gusto niyang gumawa ng positibong pagbabago sa buhay ng mga tao. May 6, 2022, inimbitahan si Ryan at ang kanyang mga kasamahan sa isang birthday party ng isa sa kanilang mga staff. Gaganapin ang nasabing party sa isang bar at sa pagkakataong to, tinanong ni Ryan si Alice kung gusto ba nitong sumama at pumayag naman ang huli. Nagbihis ang dalawa at pumunta sa event. Nung una, maganda ang takbo ng mga pagay-pagay. Makikita sa CCTV ang nagkakatuwaan ng dalawa. Pero ayon kay Alice, agad ding nagbago ang mga bagay-bagay nung gabing yon. Sa party, nagkikisalamuha si Ryan sa ibang mga bisita at nakikipag-usap sa iba pang mga dumalo. Napansin naman ang mga bisitang naroon nung gabing yon na tila hindi nasisihan si Alice sa atensyong ibinibigay ni Ryan sa ibang tao bukod sa kanya at sa particular sa iba pang mga kababaihan. Para sa marami, lumilitaw na talagang nagsiselo si Alice. Sinabi naman ni Alice kalaunan na parabang nakikipagmabutihan si Ryan sa babaeng nangangalang Tiffany at na parabang hindi na siya napapansin ito. Ayon sa mga bisitang naroon, parabang may namumuong tensyon sa pagitan ni na Alice at Ryan. At kapag sinusubukan naman siyang kausapin ng iba pang mga bisitang naroon, malamig na rin silang pinagkikitunguhan. Halos hindi siya nagsasalita. Nakaupo lang siya at nakatoon ang buong atensyon kay Ryan na nagkikipag-usap sa mga kasamahan nito sa trabaho. Nakaupo at halos hindi na nagsasalita habang nakatitig kay Ryan nagkikipag-usap sa ibang babae. Kalaunan, nagpasya na rin ang dalawang umuwi na. Makikita sila sa CCTV ng naglalakad papunta sa kanilang sasakyan. Nang nasa loob na ng sasakyan, nagsimulang magtalo ang dalawa. Malamang dahil sa pagkikipaglapit umano ni Ryan sa ibang babae. Gayunpaman, sinabi ni Alice na si Ryan ang nagalit sa kanya at na pinagbibintangan umano siya nitong nagkikipaglapit sa ibang lalaki buong gabi. Ayon kay Alice, nagbabangayan silang dalawa. Pero talagang si Alice ang nagalit kay Ryan dahil sa pagkikipaglandian umano nito sa ibang babae. Makikita ang dalawa sa CCTV habang papauwi ng bahay. Paglabas nila ng sasakyan, makikitang tumakbo si Alice papunta sa kanyang sariling kotse. Sa kabila ng 3 beses na lampas sa limitasyon sa pag-inom, pinaandar ni Alice ang makina ng kotse, saka nagsimulang magmaneho papunta kay Ryan, at nakunan ng CCTV ang buong pangyayaring ito. Nawalan ng balanse si Ryan sa pagtatangkang pagsagasa ni Alice. Si Alice naman na kinain na ng sobrang galit, sinubukang muling sagasaan si Ryan at dito, tinamaan si Ryan ng hood ng sasakyan. Tumayo si Ryan mula sa pangalawang pagtatangka, pero muli siyang tinangkang sagasaan ni Alice at sa pagkakataong to, nagtagumpay nga ito.
Napunta si Ryan sa ilalim ng kotse at na-trap. Pagkatapos, habang nasa ilalim ng kotse si Ryan, mabilis na nagmaneho si Alice ng hanggang 160 meters. Kinaladkad niya si Ryan na nagdulot dito ng napakalakit malubhang pinsala sa katawan. Matapos niyang kaladkarin si Ryan, bumaba si Alice ng kanyang sasakyan, tumakbo at kumatok sa pintuan ng kanilang kapitbahay. Pinagbuksan naman siya ng mga to. Sinabi sa kanila ni Alice na tumawag ng emergency services dahil sa tingin niya ay nasagasaan niya ang kanyang kinakasamang si Ryan. Hindi nagtagal ay dumating sa pinangyarihan ang mga pulis at paramedic at habang pinupusasan siya ng mga pulis, humihikbi niyang sinabing okay lang dahil nagkasala naman talaga siya. Nang suriin ng mga pulis ang pinangyarihan, nakita nilang nakahandusi sa kalsada ang wala ng buhay na si Ryan. Sinampahan naman si Alice ng pagtapos sa kanyang nobyo at nagsimula ang paglilitis noong 2023. Sa pinakaunang araw ng pagdinig, makikita si Alice na may hawak na kopya ng librong Meditations na isinulat ng Roman Emperor at pilosopong si Marcus Aurelius. Sa panahon ng paglilitis, sinabi ni Alice na hindi niya nakita si Ryan bago niya ito nabangga sa pangalawang pagkakataon at sinabing hindi niya ito sinasadyang manggain. Ang lahat ayon sa kanya ay isang aksidente lang. Isang eksperto na tumistigo ang nagsabi na maaaring inalis ni Alice ang tingin kay Ryan at maaaring huli na to para makapag-react. Gayunpaman, binigyan din ng iba pang mga eksperto na hindi naman kasi inaasahan ni Ryan na nasa panganib talaga siya dahil si Alice naman kasi ang nagmamaneho. Maaaring inakala ni Ryan na hindi talaga siya tututuhaning babanggain ni Alice. Wala sa isip nito na maaari siyang tapusin ng kanyang kinakasama. Sa panahon ng paglilitis, sinubukan ni Alice na hikayatin ang huradong si Ryan talaga ang nagalit sa kanya pagkatapos siya nitong akusahan na nakikipagmabutihan sa mga lalaking dumalo sa nasabing party. Gayunpaman, sinabi ng pangkat ng prosekusyon na hindi totoo ang paratang na yun ni Alice kay Ryan kundi kabaliktaran pa nga. Siya talaga itong nagkalit kay Ryan dahil sa pagkikipag-usap nito sa ibang babae liban sa kanya. Tinanong naman ang mga tumalo sa party nung gabing yon at ayon sa kanila, nagsiselo si Alice kay Ryan dahil nagkikipag-usap to sa ibang babae. Ayon naman sa babaeng kinakausap ni Ryan nung gabing yon, pakiramdam niya ay panayang tingin sa kanya ni Alice. Tinanong din ang mga dating kaibigang nakakakilala kay Alice tungkol sa kanyang pagkatao at ayon sa kanila, hindi kailanman nagpakita si Alice ng paninibugho, galit o kakayahang manlalakay ng iba. Hindi umano siya yung tipo ng tao na kailangan mong mag-ingat pagkasama. Ayon sa kanila, hindi umano nila inaasahan na makakaya ni Alice na tumapos ng tao. Napakatahimik umano nito at masipag mag-aral at talagang masasabing may magandang buhay sa hinaharap. Kaya't hindi sila makapaniwala sa nangyari. Pero ang katibayang sinadya at intensyon talaga ni Alice na tapusin si Ryan ay sapat na para hikayatin ng hurato. Tinanggihan nila ang manslaughter plea na ginawa ni Alice at napatunayan siya nagkasala sa pagtapos ng tao. Sa pahayag na binasa sa korte, sinabi ng pamilya ni Ryan na sa wakas ay nakuha na nila ang hustisya para sa kanilang pinakamamahal na anak. Sinabi rin ng nanay ni Ryan na hindi nito maisip kung gaano katakot ang kanyang anak noong mga sandaling yon. Ang taong pinagkakatiwalaan ni Ryan ay siya ring taong tumapos sa kanyang buhay sa pinakamalupit na paraan. Dinagdag rin ng ginang na mapubuhay siya sa isang bangungot na alam kung gaano kabrutal ang mga huling sandali ng pinakamamahal na si Ryan. Isa po ang kaso ni Ryan sa pinakanakakagulat na natalakay ko rito. Nakakatakot ang paraan ng pagtapos sa kanya. Ang katotohanang nakapag-aaral pa si Alice ng itika sa mataas na antas ang siyang lalong nagpalala sa kaso. Sa kabila ng mataas na kaalaman sa itika, nakagawa pa rin si Alice ng isang karumaltuman na aksyon. Walang humpay at paulit-ulit na sinasagasaan ng kanyang kinakasamang si Ryan, ang taong kanya dapat napakakasalan. Sa ngayon, hindi pa rin napagpasyahan at naibibigay ang huling hatol para kay Alice. Pero ayon sa mga eksperto sa batas na nakasubaybay sa kaso, napakalaki ng posibilidad na mahatulan si Alice ng habang buhay na pagkakakulong. At malaot madali sa unang bahagi ng taong ito ay maibibigay na ang huling hatol. Marami sa mga nakasubaybay sa kaso ang umaasa na mananatili si Alice sa likod ng mga rehas sa natitirang bahagi ng kanyang buhay.
Naniniwala kasi silang si Nanay si Alice ng lohika, pangangatwiran at itika at napakatalino niya. Kaya't maraming tao ang naniniwala na ang mga salik na to ay nangangahulugang napakamapanganib ng tao. Alam na alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Talagang sinadya niyang tapusin si Ryan kahit alam niya ang kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Sinabi nila na nagpapatunay lang ito na masyado siya mapanganib para palayain at hayaang muling makihalubilo sa lipunan. Marami ang natatakot na maaaring muling umatake si Alice sakaling may gumalit na naman sa kanya.